Ilan, maulan pa rin ba dyan sa Camarines Sur? At kumusta yung kalagayan ng mga inilikas na residente? Kaya tama ka dyan, patuloy ngang nakararanas ng pag-ulan dito sa Camarines Sur. Dahil lang ito, Ella, para ilikas ang mga kababayan natin at manatili sa mga evacuation center ang mga kababayan natin dito sa Camsur. Ayon nga sa hanggang kaninang alas 5:30 ng umaga ay nasa orange warning level na ang buong lalawigan dahil sa walang humpay ay napag-boost ng ulan. Dahilan ito, Ella, para makaranas ng hanggang tuhod na pagbaha ang 12 bayan sa Camsur o katumbas ito sa 49 na barangays na pawang nasa Partido area. Maliban sa mga binahang lugar, sa evacuation centers na rin, nagpalipas ng gabi ang nasa 125 pamilya o katumbas ito, Ella, sa 400 individual mula sa mga flooded areas. Karamihan sa kanila ay buhat sa bayan ng Tinambak, Lagunoy, Calabanga at Magaraw. Gayunman, Ella, nakapamigay na ng ayuda ang local government units ng tulong kabilang dyan ang relief goods para sa mga affected families. Pero wala pang abiso ang lokal na pamahalaan, Ella, kung hanggang kailan mananatili sa mga evacuation center at kung kailan sila papayagang makauwi. May naiulat na din na pag-uunang lupa sa bandang o sa bahagi ng Lagunoy, presentasyon sa barangay San Sebastian, Lagunoy. Subalit wala namang naipaulat na nasaktan ng mga residente. Gayunman, Ella, kanina na naibigay din na impormasyon mula sa PDR or MC Camarines Sur na meron na ring inililikas ng mga residente sa bayan niya ng Libmanan, gayun din sa May Sipokot. Pero aalamin natin yung kabuuang bilang kung ilan yung mga residenteng inililikas. Gayunman, Ella, sa mga nagtatanong na mga biyahero patungong Albay, itong bahagi ng National Highway Road dito sa Maynabua, Camarines Sur, ay hanggang ngayon, Ella, ay passable pa naman. Yun lang muna pinakalitas live mula natin dito sa Camarines Sur, Ella. Maraming salamat, Alan Manansala.